Okay guys, nakat ko na siya yung pantalon natin. So ito yung front natin, dalawa siya, left and right. So as you notice po, meron po tayong knots dito. Dito, ginupitan po natin to. So ang sukat nito mula dito sa waistline is 6 1/2 po. Ayan. May knots na po yan siya. Mamaya po malalaman po natin yan para saan yung knots pagkabat natin yung fly sa body. Ito yung front. Ito naman po yung back. Ito yung back natin. As you notice po, minarkyan ko na po yung pocket natin para hindi tayo mahirapan mamaya sa pag-attach ng pocket. Same din po sa likod. Ayan. Tapos, ito yung pocket natin. Ginupit ko na siya, dalawa. May marking din po siya kung saan ang mga allowance niya. Para mamaya, ipapressing po natin to dito. Ganyan po. Para hindi po mahirap ikabit sa pantalon. Ito rin po yung pocket facing natin. Ayan, meron na rin po siyang marking ng coin pocket. Tsaka gumawa tayo ng pocket ng coin pocket na isang piraso. Ito po yung ating double ply. Ayan, just fold it. And meron po tayong zipper fly. At tsaka ito pong back yoke. And of course, meron din po tayong waistband. Yan. Ngayon, ang gawin natin is ipipressing muna natin yung mga kailangan ipress like waistband and etc. Pressing ko na yung pocket. Ayan. Ayan, dalawang pocket. And then, yung waistband niya, hindi naman siya total na press, pero at least, mabuli na siyang sundan. Ayan po. Ayan. And also, yung ating pocket, coin pocket, rather. Ayan. Ito lang naman kailangan natin i-press. Ngayon, punta tayo sa makina and let's start. Okay, ang una natin gagawin is i-overlock muna natin yung back yoke sa back. Ito po. So, ito yung back yoke niya. Ayan. Pantayin lang po natin. Naman. Guys, dapat 5 threads to. Since hindi naman to 5 threads, 4 threads lang, magtatay pa tayo ng sa high speed para matibay po siya. So ayan, natahin na natin yung ating back
yolk sa back panel. So now ang i-edging natin is yung itong sa yung dulo ng mga edge ng zipper ply. Paikot lang siya, guys. Yan. And then itong ano, itong ito sa dulo. Yan. Tapos baliktarin natin. Ayan. Ito ang kailangan nating i-edging. So ayun, punta tayo sa high speed. Okay, ngayon naman guys, dahil hindi naman tayo naka 5 threads, naka 4 threads lang tayo, lalagyan pa natin ng isa pang stitch dito na high speed para matibay talaga siya. Ang sinulid natin is ticket 50. Ulitin lang natin guys kasi malaking stitch niya, hindi pa na-adjust. Ayan, tapos yung sa kabila naman. Okay. Tapos ngayon, atin naman 'to itatap stitch. Umpisa tayo dito. Ngayon guys, ganyan. Pababa yung paling ng overlock niya. Dapat 'to guys, double needle or if OA sa malaking mga tahian ng mga pantalon. Pero tayo, yeah, imamano-mano lang natin. Ayan. Ito magiging guide natin yung unang tahi para mag-even yung ating double stitch. Yan.
So guys, yan na yung itsura ng ating back yoke na kinabit natin. Yan na siya. Ngayon, kakabit natin yung packet. Okay, i-attach natin yung packet sa body. So as you can see, nag-hemming na ako ng packet. Hinemming ko na siya. So ngayon, since naka-pressing naman na siya, hindi na siya mahirap i-pantay. Okay, as you can see, na edging ko na yung left and right ng back panel sa 4 thread. So ngayon, itatap stitch ko naman siya ng high speed. Kasi nga, dapat 5 thread siya. Since wala tayong 5 thread, i-high speed na lang natin siya. Tapos, ang next po natin is itatap stitch naman natin siya. Ayan. Dito. Ayan na po guys, tapos na natin i-double stitch ang ating back seam. Pantay-pantay po siya guys. Next, yung front naman ang gagawin natin. Ayan guys, mayroon akong pocket bag dito. Yung pocket bag natin, printed siya as you notice kasi wala pa akong plain na tetoron na pang-packeting natin. So ito, Canadian cotton siya. So pwede na siguro to. So, parang design na rin din. So, ayan, kakabit ko na po yung, nakabit ko na siya yung coin packet. Ikakabit ko na siya sa, nakalagay yan siya sa right panel ng ating maong. Iyano lang natin to, ikakabit lang natin siya. So, papasadahan lang natin yung overlap. Ganyan. Paikot lang niya. Ganyan. Ganyan siya, guys. Ganyan ang itsura niya. Ganyan. So, mamaya kakabit natin to sa ating body, sa front. Ito naman, sa left side naman. Ayan na siya. Ayan. Ngayon, kakabit ko na sila sa parts nila. Sa main. Okay, sa pagkabit natin ng packet bag, ganyan ang itsura niya. Itataklob lang natin to. Ganyan. Tapos, pasadahan lang natin yung at least 1/4. Dito paikot. Yan. Tapos, i-nuts natin yung
inots natin to para maganda yung pag pa-curve niya. Hindi siya lumaban. Kasi usually pag ganitong may mga curve, lumalaban po yung mga tela, hindi maganda. So pag inanats natin ganyan, maganda po yung pag ano ng curve niya. So ganyan na siya, baliktarin na natin siya. Ngayon, itatap stitch na natin to dito ng ano, ng 1/4 ulit. Double needle. Palang double stitch siya para magmukha siyang double needle. Ganyan. Hindi siya lumalaban kasi nanuts ko na siya. Pag hindi ito nanuts kasi lumalaban talaga yung dalawa kasi magkaiba sila ng tela. So ayan, ido-double needle pa natin to. Double stitch pa. Ayan, yung pantayan pa rin natin yung tahi niya, pantay sa foot. Ayan na siya. Ngayon, i-close na natin yung pocket bag. Pag i-close natin, baliktarin muna natin. Ganyan. Baliktarin muna natin. Tapos, i-high speed na natin tong dulo. Tapos, ibaliktad na natin. Ayan. And then, itap stitch 1/4 natin to. Para alam nating matibay yung pocket natin. Hindi siya basa-basa magubutas. Ngayon, isasara na natin yung side niya para mamaya sa pag-overlock niya, hindi siya magalaw. Ayan. Ganyan siya. Ayan. Ganyan siya. Papantayin lang natin. Ganyan. Pantayin lang natin yan. Ganyan. Ganyan. Unahin natin dito sa side niya. Papantayin lang naman natin yan sila. Ganyan. I-basting natin. Tapos, dito din.
So ayan, ito na yung ating packet na ganito din ang gagawin natin sa kabila, sa left side. Ayan na guys, tapos na siya. Nakabit ko na yung packet sa left and right. So nga, now ang gagawin naman natin is ikakabit natin yung ating zipper ply tsaka double ply niya dito sa crotch niya. Okay, yung first step natin, ikakabit natin yung zipper ply ng pataob dito sa ating panel. Tahiin natin at least 1/4. Hanggang dito lang sa ating nuts. Ang nuts natin is bali 6 inches. Tapos, ano natin ito ng 1/4. Topping lang natin. Kakabit na natin yung zipper gayong position. Dapat po zipper foot sana ang kakabit natin. Since wala tayong zipper foot. Ganyan pala, sorry. Since wala tayong zipper foot, ibubuksan na lang natin 'to. Ganyan. Ganyan. Ganyan po guys, ha. Ganyan. Yeah, high speed lang natin 'to. Ayan na guys. Yan na yung ano natin. The next step natin is iaano natin yung J-form dito. Ayan guys. Minarkahan ko ng J-form. Ganito yung ano ko. Ganyan. Tapos, dito sa ano natin, itupin natin tong dito sa ano gilid. Kasi dapat hindi siya makakain. Ganyan po. Guys, yung zipper ko, as you noticed, pinutulan ko kasi ano to, 8 inches to eh. Dapat 5 and 1/2 lang dapat yung zipper natin. So yan, ganyan ko siya. Tupi ko muna siya para hindi siya makain. Tapos, i-high speed natin to. Paikot to guys.
Tapos dublihin natin. Ayan na guys. Maganda yung pagka J-fork natin. Tapos, ang next natin, ikakabit natin yung ating double ply. Ang next step natin is ilalapat natin to dito, yung double ply natin. Ganyan. Tapos, ipapatong natin yung ating ganyan po. Pagdudublihin po natin sila, papalaman po natin yung ating zipper. Ganyan po. Umpisa muna tayo dito. Kailangan guys, pantay-pantay guys sa yan. Yan. Then ibalik natin yung zipper sa taas. Guys, pag may zipper foot naman kayo guys, hindi naman ganito kahirap. Ayan. Ayan po guys. And then i-tar natin. Ganyan na po ang itsura niya. Then, itatap stitch natin dito ng 116. Ayan na po guys. Nakabit na natin yung zipper sa ating front panel. Ganyan lang po siya guys. Oh. Yung mga nuts niya, pag dudugtungin natin, tapos iano natin, pakainan lang natin 'to dito. Ganito. Saka natin i-overlap. Ganyan po siya guys. Mahirap po to dito banda.
Pero sa actual po, sa mga factory, may kanya-kanya na pong gumagawa nito. May nagsusupervise naman, so hindi naman mahihirapan talaga. Ito kasi parang customized to. Parang, ano talaga, sadya talaga siya. Tsaka siyempre, kulang tayo ng machine. Yan. Then, overlock natin yan. So, ayan na guys. In-overlock ko na siya. Ngayon, ang gagawin natin is i-tatap stitch naman natin to dito na sa harap para malak na po siya. Ganyan po. Yung paling po niya is always on the left. Yan guys. Idudugtong lang natin to dito. Yan. Ayan po. Then, i-double stitch natin. Umpisahan natin dito. Yan. Ayan na guys, tapos na siya. Tapos na yung zipper natin. As you can see, ayan na po siya. Oh, maganda po ang pagkagawa natin ng zipper. Ngayon, ang operation na lang natin is side close na natin, then hemming, then attach waistband. Inuna ko muna guys yung ating inseam kasi may top stitch kasi na double stitch yung inseam natin. So, inseam muna ang inuna kong i-close para ni mahirap mag-tapping ng double stitch. So, pasadahan ko muna to ng high speed bago ko i-double stitch. Ayan guys, itatapping ko siya. Diba, ang mga pantalon may mga tapping yung inseam nila na double. So, itong yung gagawin natin. Overlock ko na yung inseam niya na double needle ko na. Next step is we're going to side close the. Okay guys, natapos na natin ang ating pag-edging ng ating side seam. Ayan, na-edging ko na siya. Tapos na stitch ko na siya ng single stitch sa paligid niya. Now, ang next step naman natin is ating
box, i-an natin yung right side, baliktarin lang natin. Ayan guys, yung gilid niya, yung side seam niya dito, atin siyang maglalagay tayo ng double stitch din na up to 7.5 inches. So mamarkingan lang natin. Mamarkingan lang natin siya hanggang 7.5 or at least 7 inches. Magsukat tayo mula dito sa ano, sa dulo ng ating ano, ating waistline, 7.5. Yan. Then sa kabila naman, same din. It's 7.5 din. Ayan. Now, itatop stitch na natin siya, guys. Guys, naka yung paling niya sa back ha. Palaging nasa back ang paling ng ating mga overlock. Ayan na guys, atin nang natapos yung ating sides. Double stitch natin ang side seam natin. Ngayon, ang next natin, bago natin lagyan lang siya ng waistband, i-marking muna natin yung lalagyan ng loops. Tapos, magpa-pattern muna tayo para sa loops natin. Kasi, yung belt loops natin, ayan. Una dito at least dito at least 1 inch mula dito sa pocket opening, at least 1 inch. Same din dito sa kabila, sukat ka ng 1 inch. Ito ang mga part na lalagyan natin ng belt loops. Tapos itong center na to, tapos dito naman sa side, pas, kuha ka ng 1.5. Yan. Same sa kabila, 1.5 din. Yan. Yan ang mga lalagyan natin ng ating mga, yan. Lalagyan ng ating mga belt loops. Ngayon, papunta tayo sa cutting table, mag-pattern tayo ng belt loops. Ayan na guys, mayroon tayo dito ng piece ng piraso ng isa ng tela. So, magsukat muna tayo ng 18 inches. Ayan. Tapos, i-ano natin, straight line. Tapos, pwede natin i-fold. Ayan. Then, kuha tayo ng 1/2 inch. Or 3/8, or 1/2 inch, or 3/8, yan, 3/8 na lang natin.
Ayan. Ayan. Tapos, i straight line natin. Ayan. Tapos gupitin na natin, guys. Ayan, guys. Ito na yung ano natin. So, ang gagawin natin is i-fold lang natin ng ganyan. Tapos, i-overlap lang natin yung sa kabila. Ganyan. Then, i-tatap stitch natin. Unahin natin yung dito sa side. Ayan. Dito sa area na to. Okay, overlap lang natin, guys. Ganyan. Ayan, guys. As you notice, may single stitch tayo. Ngayon, dudublihin natin siya para may design siya. Ayan. Kahit mga 1/4 lang. Or ganyan. Ayan na, guys. Ayan yung ano natin. Ngayon, i-cut natin siya into 5. Ayan. Para ikabit natin sa... Ayan na, guys. Ginupit ko siya ng 3.5 each. So, ayan. Ngayon, kakabitan natin siya sa body. Ayan. Unahin natin yung dito sa ating malapit sa pocket. Ganyan, guys, ang pagkabit natin. Yan. Make sure natin na makakain natin siya mamaya sa ano, sa waistband. Yan. Ganyan lang siya. Ganyan. Tapos sa kabila. Ganyan. Yan. Next, sa likod. Ayan. Dito sa gitna.
Yan. And then, yung dito sa side. Ayan na guys, nakabitan natin lahat yung mga belt loops natin. Ngayon, ang kakabit naman natin is yung ating waistband. So, start na. Okay, ayan na guys, kakabit natin yung waistband. Nasa wrong side tayo. Tapos, ikakabit natin to. Ganyan ang itsura. So, mag-iwan lang tayo dito ng at least 1/4. Ganyan. Tapos, i-R natin. Yan. Balik ta rin natin. Yan. Guys, mahirap siya in fairness kasi malaki yung pantalon. Ayan. Papantayin lang natin to dito, guys. Ayan. Then, i-ano lang natin. Pantay-pantay lang natin. Ayan guys, nakabitan natin yung waistband. Malaki yung allowance dito sa kabila. Bawasan natin para hindi siya kumapal. Bawasan natin. Ayan. Tapos, itutupi lang natin to. Ganyan. Tapos, i-fold lang natin siya. Yan. Tapos, paikot na natin tong tahi. Guys, pag mapuot to, suotin po to para makita natin yung fitting. Kung tama ba yung ginawa natin. Simiskin nyo po guys sa... Ayan. Dapat guys, ang sa manufacturer nyo talaga ng mga pantalon, bartak machine ang ginagamit nito. Since wala tayong ganung machine, yung high speed natin. Pero be careful guys, kasi madaling maputol yung paralong kasi kahit 40 na paralong po, sa sobrang kapal na niya, hindi niya siya kinakaya. So, lalo drive that. Napapalik po siya, pang-apat na itong paralong. So, kapag muna po siya. Ayan na guys, natapos na natin yung waistband at saka yung kanyang belt loops. Ayan. So, ayan po. Pantay na po siya. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin is yung hemming. Then, dito sa finishing dito sa ating ano, kailangan lang natin itong i-lock. Itong dalawa na to. Dito. I-babysting lang natin para hindi siya gumalaw-galaw. Sa manufacturing po, sa mga factory po, binabartak din po ito. Yung ano, dugtungan. Yan. Tayo, bibisting na lang natin. Yan. Para hindi siya gumalaw-galaw. Yan. Tapos, dito, sa harap, ano din natin. Bartak din to dito. Since, wala tayong bar tack, i-basting lang natin. Ayan. Ayan. I-ano lang natin. I-ano lang natin sa
itahi, ipatong. Tapos nito, hemming na, tapos finishing na, like trim, kung may pang buttons tayo, ibubuton hole siya. Yun yung ating pang butones. Tsaka button holder niya ng pantalon. Ibang button holder ng pantalon at saka ng mga tops. Mas malaki kasi ang butas, mas malaki ang butas ng pantalon. So ayan, na may basting tayo, may basting tayo sa likod. So hindi na siya tumitikwas, gumagalaw. Ayan na siya. Ayan yung zipper natin. Four trim na siya. Ayan. Pantay naman yung waistband natin. As you can see, yan, tatanggalin lang natin yung mga basting na lumabas para malinis tingnan. Ngayon, hem. So, ayan na guys. Natapos na natin. Na-hemming na natin yung ating bottom. So, ayan. Ititrim na lang natin siya para malinis na. Finishing natin. Then, susukatin ko na siya. Ayan na guys. Tapos na siya. Ayan. Nalinis ko na siya. Ayan. As you can see, ito yung waistband natin. Ayan. Yung upper part ng ating pantalon. Ito yung J-form. Yan. Connected yan dito. Kumuhay ka na daw. Yan. Sabi ni madam, kumuhay ka na daw. Alas 12 na. Ayan siya. Tapos, ito yung back niya. Ayan. 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 So, susukatin ko na to guys.